Alam mo, parang ako ang angkas driver eh. Bakit? Kasi I can drive you crazy. Minamahal kita, kumupas man ang iyong ganda. Motovlog muna tayo mga boss. Hindi ako makasipat dito dahil ginagawa eh. Ang pag-uusapan natin ngayon is yan. Ito nga pala yung ano, kaya mapapansin nyo medyo madumi. Yan. Ito kasi pinagpalitan ko. May secret word ulit tayo. Pag ganun ulit, pag kayo yung unang nag-comment, may price ulit kayo. Okay? Konting trivia lang sa FI na motor. Itong motor ko is Yamaha Sight. Yan. Hindi pa siya digital. Yan, nandiyo dito yung engine light. Yan. So, yan yung palatandaan ko. Ano, kung pag mag-i-start na. I-start ko para makita nyo. Yan yung engine light. Yan, para saan ba yan? So, may dalawang purpose yung engine light kung bakit dapat mo siyang hintayin muna mawala. Testing ko muna paanda rin. Yan yung engine light. 2 to 3 seconds mawawala na siya. Tsaka nyo pa lang siya pwedeng i-start. Yan, para saan yon? Ang una, para mapag-supply ng sapat na gasolina sa makina at saka sa fuel injector. Pangalawa ay sapat na yung 2 to 3 seconds para ma-check ng ECU mo kung may problema sa makina or sa mga sensors ng motor mo. Lahat ng FI na motor ngayon, ganoon na, tulad ng Aerox, NMAX, yung Sniper 150. Halos lahat ng mga bagong labas ngayon is digital na rin. Yan, ito sa akin hindi pa eh. Later. So meron tayong dalawang uri ng sprocket. Yung isa top speed, yung isa torque or arangkada. Pag yung motor nyo is 125 bababa, like 110, 115, yan. Kadalasan, ang stock engine sprocket is 14T. Tapos yung rear is 3040 to 3060. Ano ba yung T? Yung T is teeth, ngipin. Ngipin ng sprocket. Pag yung motor nyo naman is 150cc pataas, ang stock sprocket naman nun is 15T pataas. Yan. Tapos 38 to 42T yung sa likod yung rear. Meron din tayong tinatawag na sprocket ratio. So paano ba nakuha yung sprocket ratio? Bali yung rear sprocket, i-divide nyo sa front sprocket. Yung sa motor ko, yung stock rear sprocket is 3040, tapos yung stock engine sprocket is 14T. So 3040 divide sa 14T equals 2.42. So 2.4 na ikot ng engine sprocket bago mapaikot yung rear sprocket ng isa. So 2.4, so 1 2 4. Ayan, 2.4 para mapaikot ng isang full na ikot yung rear sprocket. Yung motor ko is pang top speed na may konting hatak sa pang ahonin mga. Pero since nandito nga ako sa province namin, syempre mas madalas dito yung ahonin, yung mga ahon-ahon, mga bundok-bundok. Yun. So, ang ginawa ko is nagdagdag ako ng rear sprocket. So, nagdagdag ako ng konti lang. So, 34 dati, ngayon 36 na. Naramdaman ko naman yung, ano, yung arangkada. Medyo okay naman siya. Yun. So, sa mga motor na gusto talagang pang-arangkada kasi pa, madalas sa ahonin or yung mga tricycle na madalas sa ahonin. Yun, so I would suggest na magdagdag kayo ng rear sprocket or magbawas kayo ng front sprocket nyo. Yun yun. Bawas ng ano, ng tita, hindi babawas, tatanggalin, hindi ganyan na. So bali sa torque or sa arangkada, mas maraming ikot dapat yung engine sprocket para mapaikot ng isa yung rear sprocket para sa hatak, malakas yung hatak ko sa arangkada. Kung city driving naman kayo or pangkarera yung motor nyo, dapat konting ikot lang ng engine sprocket, iikot na agad yung rear sprocket. Yun, para malakas yun or mabilis. So, para magawa yun, kailangan mo magdagdag ng engine sprocket or magbawas ka ng rear sprocket. So, para magawa yun, kailangan nyo magdagdag ng engine sprocket or magbawas ng rear sprocket. So, di ba yung sprocket ratio ko is 2.42. So, magdadagdag ako ng engine sprocket na 16T or 16 teeth. Magiging 34 divided by 16 equals 2.12. So meaning 2 na ikot ng engine sprocket, mapapaikot na agad yung rear sprocket. So mas mabilis siya kumpara do sa arangkada. Ang secret word, sprocket ratio. So mula Manila hanggang Laguna, kaya ng mga 10 minutes pag nagpalit kayo ng ganung sprocket. Pero huwag muna kang gigising kasi para makatuloy kayo hanggang Batangas. Final words.
yung torque o yung arangkada, kailangan nyo magbawas ng front sprocket or magdagdag kayo ng rear sprocket. Yun. Kung yung top speed naman ang gusto nyo, kailangan nyo magbawas ng rear sprocket or magdagdag ng front sprocket. Yun lang yun. Shoutout nga para sa kabatch ko si Martin John Lariosa. Ubud ka ng bait pare at sobrang sipag. The best ka. Ayan, natin natin. Siya tayo pag nakauwi ako dyan.